Okay guys, so ito yung included sa ating package. So meron tayong, ito yung tinatawag nating receiver. Okay, then ito yung ating microphone. Meron siyang Type-C port para kung sakaling i-charge natin. Okay, meron din siyang clip para no, isa kung gusto nating isabit sa ating mga damit para hindi natin siya hinahawakan. So meron din siyang kasamang USB cable. Okay, so yan yung re-reviewin natin for today's video guys. Okay, so stay tuned guys. Okay, magandang araw mga kaibigan. So, for today's video, so re-reviewin natin yung isang wireless microphone na nabili ko sa online shop na hindi ko nasasabihin kung saan dahil hindi naman ito sponsored. So, ito yung in-advertise nila na wireless microphone, plug and play, Type-C, na compatible daw sa ating mga Android. So, nung una, sabi ko sayang ang pera dahil hindi ko siya napagana. Pero dahil nagtry ako mag-search sa Google, at unti-unti ko napag-aralan kung paano siya paganahin. So, kung nakabili na kayo ng ganito at hindi nyo siya alam kung paano paganahin, ituturo ko sa inyo step by step. Tara! Okay guys, so tuloy na natin. So, ito yung steps para mapagana natin yung ating wireless microphone na nabili natin na kagaya ng ipinakita ko sa inyo kanina. So, unang-una, make sure na nakakabit yung ating receiver doon sa ating unit, doon sa ating Android phone. Then, make sure din na yung ating wireless microphone is fully charged. So, after nun, kung naikabit na natin yung ating receiver at fully charged naman yung ating microphone, so, punta na tayo sa setting. So, guide ko kayo kung paano siya papaganahin. So, punta tayo sa setting. Then, under setting, punta tayo sa additional setting. Then, under additional setting, so, on natin yung OTG connection. So, sa akin, naka-on na kanina dahil ginagamit ko na itong ating wireless microphone. Kaya, hindi ko na siya in-on. So, after that, bumalik na tayo doon sa ating camera, then try natin kung gumagana na. So, kung hindi pa yun gumagana at talagang ginawa na natin yung paraan, nakauna naman ang ating OTG, fully charged naman ang ating microphone, nakakabit naman ang ating receiver, so meron pang second solution. Okay, so ang ating second solution is punta tayo sa ating Play Store. Then under Play Store, hanapin natin yung Open Camera, type natin. Okay, yan ang logo ng ating open camera. Then, install natin. So, yung sa akin kasi already installed na kaya hindi ko na siya install, i-open na lang natin. So, halimbawa na naka-install na yung open camera sa inyo, so buksan natin, open natin. So, kapag na-open na natin, punta tayo sa setting, yung parang gulong na nasa bandang kanan, sa bandang taas, pindutin natin yan. So, then, hanapin natin yung video setting. So, under video setting, hanapin natin yung record audio. Yan, pagka hindi siya nakapindot, ganyan siya. So, ang gagawin natin, pindutin lang natin para magkulay blue-green. So, pag nagawa na natin yan, so, try na natin kung napapagana natin. So, hopefully sana gumagana. So, by the way guys, dapat kapag nakauna ang ating OTG, makikita natin meron siyang kulay pulang ilaw na nagbi-blink. Okay, doon naman sa ating microphone, mapapansin natin na meron siyang kulay green na light na hindi nagbi-blink. So, patunay na yun ay fully charged. Try natin guys kung hanggang saan yung aabutin ng ating mini wireless microphone Type-C. So, mula dito, pupunta ako doon sa dulo hanggang doon kung saan aabot. So, siguro around more than 20 feet yon. So, tandaan lang natin guys. So, habang naglalakad ako, continuous ako nagsasalita. So, try natin guys. So, dito. So, around nasa 10 feet na tayo. So, more than 10 feet. So, pag dumiretso pa ako rito, this is around 20 feet or more. So, kung nakikita nyo pa ako sa video guys, so, ito kumakaway ako guys. Hello. So, this is around more than 20 feet. So hopefully na-capture pa rin yung ating audio. Kung nagustuhan nyo ang video na to at nakatulong, please subscribe, hit the like button and notification bell for more video editing tips and tutorials.
So, thank you guys. Kita-kita na lang tayo sa susunod na mga video.